Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli namin kayong binabati ng maligayang araw ng Sabado. Unang araw sa buwan ng Mayo. Mga ginigilaw naming tagapakinig, kumusta po ang ating buong magdamag na pagpapahinga? Tayo ho ba'y nagkaroon ng makalangit na panaginip? Ito po ang unang araw sa buwan ng Mayo. No. Meron hong pinagdiriwang Labor Day yata ngayon, Brother Francis. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat binigyan tayo ng araw ng kapahingahan, ang banal na araw ng Sabat. Narito po muli tayo upang magpalakasan sa isa't isa. Tayo muli mag-aaral ng salita ng Panginoon. Bigyan natin kahit maikling oras lamang mga ginigilaw naming tagapakinig. Kumain tayo ng tinapay ng buhay. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating maikling topic ay What do you talk to God about? Ano ang sinasabi mo sa Diyos, mga kapatid? So, para ang ating maikling topic ay tayo ba'y nakikipag-usap sa Panginoon? Tayo ba'y nananalangin, Brother Francis? Ngunit bago tayo mag-umpisa, mga ginigilaw namin tagapakinig, tayo muna ay humiling ng dalangin. Pangunahan po tayo ng ating kapatid, si Brother Francis. Tayo ay manalangin. Dakila ka, Diyos, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa muli namang ibang araw na iyo kaming sinamahan sa buong linggo. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito at sa aming paghayag na iyong mga salita sa pamamagitan ng devotional, napay ng buhay. Aming dalangin yung banal na Espiritu ang gumabay sa amin at sa mga susubaybay at magsusubaybay pa lamang. Kaya puin mo ang bawat puso at na magbigay ng inspirasyon upang sila at kami magiging pagpapala at magiging malakas mula sa iyong mga salita. Patawarin kami, Panginoon, ito ang hiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sinasabi ng ang pakipag-usap sa ating Panginoon, mga ginigilaw namin, tagapakinig, Brother Francis, ay sa pamamagitan ng pananalangin. So, ang tanong, mga ginigilaw naming mga kapatid, tagapakinig, tayo ba ay nananalangin? Tayo ba ay nakikipag-usap sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng kalikasan at ng pagpapahayag sa kanyang probidensya at sa impluensya ng kanyang espiritu, nagsasalita ang Diyos sa atin. No, Brother Francis. Ngunit hindi sapat ang mga ito. Kailangan din nating ibuhos ang ating mga puso sa Kanya upang magkaroon ng espiritual na buhay at lakas. Kailangan natin ng aktwal na komunikasyon sa ating Ama sa langit. Gaya ng isang bata o ng isang anak na nakipag-usap sa kanyang magulang kapag kailangan niya ng gabay, kapag kailangan niya ng biyaya o ano mang kailangan niya sa kanyang magulang, gayon din dapat tayo, mga kapatid. Sinasabi natin kung ano ang ating pangangailangan. At hindi lang sa larangan ng pangangailangan, dapat talaga sinasabi natin ang ating
emosyon sa Kanya, kung ano ating nararamdaman sa ating buhay, kumusta ang ating maghapon. Kailangan i-daily tayo, mayat may nagre-report sa Kanya, sapagkat ang ating Panginoon ay tinuturing nating isang kaibigan na masasandalan. Maaring mailapit ang ating mga isipan sa Kanya. Maari tayong magbulay-bulay sa Kanyang mga ginagawa, Kanyang awa at mga pagpapala. Ngunit, hindi ito ang ganap na kahulugan ng pakipag-usap sa Kanya. Upang makipaniig sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng isang bagay na masasabi sa Kanyang tungkol sa ating aktual na buhay. Kailangan meron tayong personal relationship sa ating Panginoon. Tama yun, no? Mga kaibigan, tagapakinig, kailangan nating ituturing ang ating Panginoon na bilang isang kaibigan, no? Bilang isang magulang na parang isang anak na humihiling, mayroong kailangan, sasabihin, normal na pakikipagrelasyon, no? Actual life, yung actual life natin. Yung mga simpleng bagay na sasabihin mo sa Panginoon, yun yung hinihiling ng ating Panginoon. At syempre, hindi lang yung lahat ng request. Syempre, kailangan din nating sumunod sa Kanya. Ganun, gaya ng isang bata na sumusunod sa kanyang magulang. Kung anong ninanais ng Panginoon sa atin, lahat naman ay pawang mabuti. So, kailangan din talagang sumunod tayo, lalo na sa kanyang mga pinag-uutos. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos gaya ng isang kaibigan. Hindi dahil sa kailangan ito upang makilala ng Diyos kung sino tayo, kundi upang sa ganun ay tanggapin natin siya. Sabi nga sa aklat ng Santiago 2:23, "And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God." No, kung si Abraham, tinuring niyang kaibigan ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon bilang isang kaibigan, tayo rin, bilang isang ordinaryo tayo, maaari tayong ituring ng Panginoon na kaibigan. At maaari natin siyang ituring na kaibigan. Na pwede nating sandalan, pwede nating pagsabihan ng ating mga sekreto, ng ating emosyon, kung ano ang nararamdaman natin, ano ang sitwasyon natin, kailangan natin ipahayag ito sa Panginoon. Sabihin natin ang lahat, sapagkat hindi siya bingi at hindi siya bulag. Hindi ibinababa ng panalangin ng Diyos sa atin, kundi itinataas natin ito sa Panginoon. Lahat, kailangan natin ipahayag sa Kanya. Narito pa, ang ating Panginoon sa lupa, tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Pinatnubayan niya silang ipahayag ang araw-araw nilang pangangailangan sa Diyos at ilagak ang lahat ng kanilang mga alalahanin sa Kanya. Sabi nga dyan sa Psalms 55:22, Brother Francis, "Cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved." Lahat, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabihin natin lahat sa Kanya kung ano ang ating pangailangan, kung tayo'y nabibigatan. Ipahayag natin sa Kanya. Bakit? Sabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Bibigyan tayo ng kapayapaan, bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. Yung peace, siya lamang ang taming magbibigay nun. No? At iyon ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. At ang katiyakang ibibigay ng ating Panginoon sa atin o sa lahat ng mananalangin sa Kanya, magpapahayag, maririnig ang kanilang kahilingan, ay siya rin katiyakan sa atin. Ang Panginoon mismo nagsabi niya, tiyak na diringgin ng ating Panginoon. Si Jesus mismo, habang nanahan kasama ng sangkatauhan, ay madalas nananalangin. No, yun nga yung prayer sa Gethsemane, matinding panalangin yun. Ganoon siya nananalig sa kanyang Ama.
yung deeper connection. Iniugnay ng tagapagligtas ang kanyang sarili sa ating mga pangangailangan at kahinaan. Sa ganito siya ay naging tagapakiusap, tagapagsumamo na humiling sa Ama na ang mga sariwang panustos ng lakas upang siya'y humayong nahanda sa katungkulan at pagsubok. Alam niyo mga kapatid, isang magandang example ang ating Panginoong Jesus. Lagi siyang naka-abide sa kanyang Ama. Lalo na itong bago siya mapako sa krus, grabe ang kanyang panalangin sa Panginoon. Sabi nga niya eh, kung gugustuhin lang niya na lumagpas yung sarong iyo, pero sabi niya, thy will be done, ang nais mo ang masunod, Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Sa 1 Peter 5:7, sabi diyan, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Oh, bro, mga ginigilaw naming mga kaibigan, tagapakinig. Ang Panginoon ay nagpapahalaga sa bawat kanyang nilalang. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y regular na dapat magkaroon ng communication sa ating dakilang Ama, sa ating Panginoong Jesus, sa ating kaibigan. Dapat meron tayong personal relationship sa Kanya. Siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Siya ang ating kapatid sa ating karumihan. Sa lahat ng bagay ay tinukso siya, gaya rin naman. No? Sabi niya sa Hebreo 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Yun. Isang great example ang ating Panginoong Jesus. Wala nang iba pa ang makakaintindi sa atin bilang isang tao, kundi siya lang. Sapagkat siya'y namuhay gaya natin. Pinakamababa pa nga, mahirap. Mahirap pa sa mahirap. Siya'y na-tempted din, sinubok, tinukso, ngunit hindi nagkasala. Kaya yun ay, yun sa pamamagitan ng kanyang personal communication, personal relationship sa kanyang dakilang Ama. Kaya yun, dapat ang maging ating example. Ngunit, tulad ng isang di nagkasala, ang kanyang likas ay umuurong mula sa kasamaan. Tiniis niya, mga kapatid, ang pakipagpunyagi at paghihirap ng kaluluwa sa isang mundo ng kasalanan. Ginawang pangailangan at pribilehyo ng kanyang pagkatao ang pananalangin. Kaya iba talaga yung power ng prayer, Brother Francis. Talagang kung taimtim ang panalangin, pakikinggan tayo ng ating Panginoon. Alam niya ang ating pangangailangan. Tama yun, Brother Neil, ano? Kaibigan natin, huwag tayong tubiling, humiling, manalangin sa ating Panginoon, dahil sabi nga sa ating devotional ay lagi siyang nakikinig, ano, sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga struggles. Sabi dito, He is our example in all things. No? Sa mga pagsubok, sa mga ano man yung mga struggles natin, troubles, minsan mayroon tayong mga kahinaan, no? Sa mga bagay na dapat nating paglabanan, ay nandiyan ang ating Panginoon sa magitan ng kanyang Holy Spirit. Ano? Tama ka dyan, Brother Francis. Nakatagpo siya ng kaaliwan at katuwaan sa paikinig sa kanyang Ama. At kung ang nararamdaman ng tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ang pangangailangan sa panalangin, gaano pa kaya, mga ginigilaw naming tagapakinig, gaano pa kaya kahalagang maramdaman ng mga mahihina at makasalanang mortal ang pangangailangan ng isang maalab at patuloy na pananalangin. Okay. Yung ating dakilang Panginoong Jesus ay naramdaman niya kung gaano kahalaga ang panalangin, lalo pa kaya tayong makasalanan. Amen. Mas lalong kailangan natin yun, mga kapatid. Dapat tayo ay laging nakikipag-communicate sa ating Panginoon.
Naghihintay ang ating Ama sa langit na magbigay sa atin ng kabuuan ng kanyang pagpapala. Pribilehiyo ng nating makainom ng marami sa bukal ng walang sukat na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Napagtataka ng kakunti lamang tayo manalangin. No, minsan tayo nakakalipas ang magbuong maghapon, ang buong magdamag nang walang panalangin. Brother Francis, bakit kaya? Dahil sa kabisihan, no? Nakakalimutan ang panalangin. Yung sarili na ang iniisip natin. So, hindi pala dapat ganun, mga kapatid. Dapat talaga, maya't-maya tayo manalangin. Kasi yun ay communication natin sa ating Panginoon. Gaya ng isang bata na nakipag-communicate sa kanyang Ama. Kailangan ituring natin siyang mabuting kaibigan. Sapagkat siya lamang ang nakakaintindi sa atin. Sabi diyan, who cannot sympathize without our weakness? Wala nang iba, ang ating Panginoong Jesus lang. Handa at sabik ang Diyos na dinggin ang sinserong panalangin na pinakamababa sa kanyang mga anak. Ngunit mayroong nakikitang malaking pag-atubili sa bahagi natin sa pagpapaalam ng ating mga gusto sa Diyos. So, huwag tayong mag-atubili, Brother Francis. Tama yun, Brother Neil. Ano? Ang gusto ng Panginoon ay tayo lumapit sa Kanya. Yung mga kantang lumapit sa Kanya. Mm. Ano? Kasi nga, tayo reluctance tayo. Sabi dito, reluctance tayo yung part natin na magkikipag ugnayan, no? Makipagrelasyon sa ating Panginoon. Dapat ang gawin natin consistent. Ano? Ibig sabihin, makipag-communication tayo, makipag-usap tayo sa pamagitan ng ating mga panalangin. Ano? Yun. Kailangan, wag tayong mahiya ang mga ginigilo namin tagapakinig. Kailangan daily tayo manalangin. Mayat maya, sabihin natin, Panginoon, yung konting pasasalamat lang ay talagang napakalaking bagay. Binigyan tayo ng panibagong buhay at kalakasan. Sabihin natin yun sa Panginoon. Kung tayo may pagsubok na haharapin, sabihin natin sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pabaya. Maintindihan niya tayo. Kaya sabi sa 1 Pedro 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga patuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanyang panalangin. No? Hindi bulag ang Panginoon, hindi bingi. Ang Panginoon ay nakikinig, nakikita ang lahat ng ating mga gawa. Ipahayag lang natin sa Kanya kung ano ang ating pangailangan, kung ano ang meron tayo, kung ano ang sitwasyon natin, pasalamatan natin Siya. Sa ganung pamamaraan, nagkakaroon tayo unti-unti. Madidevelop ang ating personal relationship sa Kanya, personal communication sa ating Panginoon. Tama yun, no? Tayo ay in-exhort ng ating Panginoon na lumapit nga. Yun nga, sa kanina sabi ko, na bilang mga anak ng Diyos, ay tayo ay lumapit at manalig sa Kanya sa lahat ng panahon, no? Maging suffering man, pagsubok man. Yan yung sinasabi ni Peter, no? For the eyes of the Lord, di ba yun? No? Lagi siyang nakatingin sa atin. No? Lagi siyang gumagabay sa atin. Ang atin lamang ay cooperation, ano? Sumunod at pakinggan ang kanyang boses na nagsasabi sa ating buhay na mayroong Panginoon na gumagabay sa atin at nagmamahal sa atin. Ayun! Napakaganda. So mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, tayo magtapos ay makakapinig tayo ng napakagandang awit na alay sa ating Panginoon. Pakinggan po natin. Don't lose hope, someone's praying for you.
When it seems that you've prayed till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day. Someone is praying for you. Mga ginigilaw naming tagapani. Merong nakikinig sa itaas, ang ating dakilang Ama, na nakakaintindi ng ating sitwasyon, na nakakaalam ng ating pangangailangan, na ang iniintay lang ay tayo tumugon sa kanyang invitation. Manalangin tayo mga kapatid. Sabihin natin kung ano ang kailangan natin. Ang kanyang tainga ay hindi sarado, ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit. Siya ang ating Panginoong Jesus na nakakaalam ng lahat. Bago tayo magtapos, ay pakinggan natin ang isang alay na panalangin. Pangunahan tayo ng ating kapatid, si Brother Francis.
Tayo'y manalangin. Dakila ka, O Diyos, Panginoong banal na sa langit. Salamat, Panginoon, sa araw na ito ng Sabat. Muli, kami yung sinamahan sa aming devotional, no? Tinapay ng buhay. Salamat, Panginoon, na iyo kami pinagbigyan ng lakas muli sa magitan ng iyong mga salita. At sa mga oras na ito, aming dalangin din namin ang aming mga tagapakinig, tagasubaybay, na sila iyong pagpalain at bigyan ng lakas at karunungan, wisdom mula sa iyo at lumapit sa iyo bilang isang Panginoon, kaibigan at kapatid. Ay ang aming mga kahilingan ay kay nakikinig, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ikaw lagi ang sumama sa lahat ng mga oras at proteksyon at gabay. Salamat, Panginoon, at lagi iyong pagpalain ang bawat isa at programang ito. Ito ang aming hiling sa matawis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga giliw naming tagapinig sa paglalaan nyo ng maikling oras. Pakikisama sa amin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli kami pansamantalang nagpapaalam. Muli makita-kita tayo bukas sa ganito pa ring oras. Salamat at kami sinamahan sa pagkainan upang kumain ng tinapay ng buhay. Maligayang araw po ng Sabado. Muli namin binabati ang ating mga tagapakinig. Yung ating kaibigan dyan na walang sawa sa pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon, si Governor Earl. Dyan sa gitnang silangan, ano, sa Jubail, Saudi Arabia. Salamat, kapatid. Ang ating kaibigan yan, ano? Yo, si Gobernador. Kasama ko ngayon yung iyong Vice Gobernador, si Brother Francis. Pagpalain kanawa ng Panginoon. At saka syempre yung kaibigan niya, yung kanyang constituent, si Adolf the Saint. Yan. Yang kapatid natin yan ay patuloy sa pagpapalakas din sa atin. Nagsisilbing inspirasyon natin yan. Syempre Brother Francis, binabati natin yung ating kaibigan diyan sa season Pangasinan. Batiin mo nga si yung pamilya, Brother Francis. Ayun, binabati natin ang ating mga kaibigan at pamilya diyan sa season Pangasinan, lalong-lalo na si Brother Edison Esteves at ang kanyang mga pamilya at mga supling. Ayun. Ayun. Syempre yung iyong may bahay at ang ay, yung aking may bahay pala. Meron pala doon si Sister Irene Tihano at ang aking anak dyan, si Joshua. Ayon, si Papa Luloy, binati ang kanyang may bahay at ang kanyang anak. Yan si Kuya Ed, talagang yan eh. Maaasahan ang makisig na lalaki. Ayon. Siyempre, binabati ko rin yung aking pamilya dito sa Lipa, Batangas. At saka yung aking mga magulang, ating mga kapatid dyan sa Barangay Kisaw, Pilya Rizal, dulo ng Eastern Rizal. Oh, at saka yung diyan sa Barangay San Antonio, Victoria, Oriental, Mindoro, at saka yung pamilya ni Governor diyan sa Nauhan. Good morning. Maligayang araw ng Sabado. Binabati din natin yung ating mga kapatid diyan sa gitnang silangan. Si Nanay, si Tatay Biahanti Kopol. Gising na, Tatay. Gising na. Maligayang araw ng Sabado, Sarmiento Kopol, Kuya Gemma at Ate Myla. Si Madam Roma. Madam Roma, si Brother Dante, Sister Madwin. Madwin, Dandan Soy. Kumusta? Si Ate Dane at si Ate Danis. At saka yung ating mga tagapagin yung maginigilaw naming mga kaibigan dyan sa Cap G. At sa King Fahad. Ayun, yun, yung ating mga frontliners na walang sawa at patuloy nilang binibigay ang kanilang 100% na dedication sa ating Panginoon sa paglilingkod sa larangan ng kalusugan. Si Ate Lindy Yap, si Ate Jerlyn, at syempre si yung ating bibong kapatid, si Sister Joby. Amen.
At gayon din, binabati natin yung Salanaw, yung Selgas family. Oh, batiin natin sila, si Brother Glenn at saka si Baduday at si Dusk. Nalimutan ko yung pangalan ng kanyang anak. Oh, happy listening dyan. At syempre yung si Nanay Nancy at si Pop Sam sa Cebu. Good morning. Happy Sabbath, mga kapatid. Marami tayong mga kaibigan kailangan natin batiin. Brother Junel. Ayun, yung ating nag-iisang walang sawang na sumusundo sa atin. At syempre, si Idol, si best friend, Ryan Kit. Happy Sabbath. At gayon din si Brother June at kanyang napakagandang kasintaan, si Sister Rachel. Good morning. Happy Sabbath. Good morning sa inyong dalawa, kapatid. Sister Jen, dyan sa UAE. Happy Sabbath, kapatid. Ang 3G's Big Shop. Ayun, 3G's. Huwag kalimutan. Kuya Boyet, salamat sa ipapadala mong pandesal. Sponsor natin yan, mga kapatid. 3J's Bakery, ang pinakamasarap na pandesal sa Ipil, Zamboanga, at sa buong Mindanao. Kung nangailangan kayo ng text nyo lang siya sa anyang number at ipagluluto kayo niya ng pandesal. Na mainit. Mainit. May pagmamahal. Maraming salamat po. At gayon din, binabati ko yung aking mga kasamahan. Patuloy na ikinig si Salvador. Good morning, Jober, Mark, at si Chris. Maligayang araw po ng Sabado. Tayo po dapat ay magsaya sapagkat muli tatagpuan natin ng ating Panginoong Jesus sa banal na araw to. Binigyan tayo ng kapahingahan. Maraming salamat po sa pansamantala namin pag-aalam. Pagpapaalam, binabati namin kayo ng maligayang araw ng Sabat. Good morning sa inyong lahat.